nalalo ko natin nung bata pa kami, ang nanay ko hindi siya never siya nagreklamo sa naging buhay namin. Kumbaga dati okay yung buhay namin, tapos syempre, alam na, ganun talaga, so sa naghirap. Pero, nalampasan naman yun, kasi yung nanay ko masipag siya. Kumbaga, lahat gagawin niya, mataguyod dyan lang yung pamilya namin. Tindahan siya. Tapos alala ko dati nung araw, nung bata ko, elementary, titinda kami ng manok. Grade 6 ako noon. Kasama ko ng nanay ko, maglalako kami sa bayan, nalala kami yung baldig. Tapos makita ko ng klase ko, may dala kang manok. So nakakahiya yun. Iyo talagang, wala siyang pake, basta para sa pamilya niya ginagawa. Nalala ko yung sinabi ng teacher ko nung elementary ako, sabi niya, may PTA meeting noon. Pag hindi, kasi alam ko nanay ko talaga, bihira siyang umatid ng PTA meeting. Kasi nga, di ba, nag-e-election yung mga ganun-ganun sa PTA. Ayaw niya maging officer. Sabi ng teacher namin, pag ang nanay niyo hindi umatend sa meeting, isa lang ibig sabihin nun, hindi kayo mahal ng nanay niyo. Basta parang ako expected ko na, ay, hindi ako mahal na kasi hindi siya umatend ng PTA meeting. For sure, hindi yun na-attend. Pero nung patapos na yung meeting, dumating ang nanay ko, grade 9. Parang ako noon, grade 2 yata yun, grade 2 ako. Dumating nanay ko, iyak ako. nanay ko dumating, mahal ako ng nanay ko. Ang galing. 2019. Sabi niya, tinuro niya, papuntahin mo dito ang nanay mo. Gusto ko siyang makausap. So ako naman, umuwi ako noon lunch. Kasi layo pa kasi ng school namin, from bayan sa baryo. Pabaryo na kasi namin, kalabasan ng bayan. So umuwi ako, sama yung kapatid ko, hindi kami pumasok ng ng hapon, tanghali. Nay, punta daw ko sa school, sabi ng teacher ko. Bakit? Hindi ko man alam kung bakit. Di, punta ang nanay ko. Di nagpakilala daw siya sa yung nanay. Ako si Mrs. Ganto, anak ko si Ganto, si ganyan. Tapos sabi niya, ha? Hindi po siya yung sinabihan ko, yung katabi niya. Kaya pag-uwi ng nanay ko sa bahay namin, sabi, walang yakas. Hindi yung pala ikaw yung sinasabihan ng teacher mo na papunta yun ng magulang. Nakapunta ko ng school mo na hindi oras. Nakakatawa lang. So ayun, naka-absent ako. Di, nakapaglaro ako. Parang 2000 o 1997. Lahat kami sa bahay, nagkasakit, nagkatrangka ako. So, nagsimula sa isang kapatid ko, nahawa-hawa na, hanggang sa lahat kami nagkatrangkaso. Tapos, yung nanay ko na lang ang walang sakit sa amin. So, nanay ko lang kumikilo sa bahay namin. So, nagpapalit ng damit sa amin. Na ilan kami, 10 kami magkakapatid, lahat kami may mga sakit. Hiwa-hiwalay kami ng mga higa. Tapos, napansin na namin na yung nanay namin, baga mahina na rin siya kasi parang nakakaramdam na rin siya ng lagnat yung time na yun. So, pero siya, hindi niya pinahalata sa amin na pagod na siya. Talaga, 10 kami, lahat kami inalagaan niya na pinapalta ng bipo sa noo, pinupunasan. Nakalimut po, parang year 2000 niya tayo, o 1997 na year yun. Lahat kami nagkasakit. Tapos, parang superwoman talaga ang nanay namin. Kasi, siya yung kasikaso sa amin na hindi siya sumuko, siya nag-give up talaga na pinabayaan kami. Kahit yung kapatid ko, isang kapatid nagkukumbulsyo na talagang siya nalagaan talaga niya kami. Ang galing, di ba? So, super mom siya. So, ayun. Pero kung bibigyan ako ng pagkakataong mabuhay ulit, tapos mapipiliin ako ng magulang, pipiliin ko parang nanay ko. Kasi para sa akin, hindi lang para sa akin, kundi para sa mga kapatid ko, siya yung the best nai para sa amin. Siya ang Wonder Woman ng buhay namin, superhero. Kaya naman, love na love namin siya. Hindi man kami showy na lagi nagsasabi ng I love you, hindi kami mahilig mag-kiss, pero pinaramdam namin sa kanya kung gaano namin siya kamahal. Kaya naman, Happy Mother's Day, Nay! I love you and I miss you.